Welcome, Barangay Tonggalo. Dali mo ako, baby. Padala ko. Check pa lang natin yung ano. Ay, lakas. May naglagay yung wallet mo. Lahat pa rin may ano ka dyan eh. Attendance, no? Tubig-tubig lang tayo, mga boss. Yan talaga, pagka sinundan mo na sinundan yung mapa, mga boss, mapapalayo ko na mapapalayo. Mapapalayo lang, mga boss. Hindi na nawala yung check engine tsaka 437. Palayo na naman tayo. Ali, nakalindi na siya buha pa ba kasi nakahamba na kayo. So yun mga boss, no, araw natin ngayon ay November 9, no? Dumi na naman ang motor natin. Hindi natin nalilinisan nung umuwi tayo na Ebersia, no? Eh, nakabalik naman ako rito, ano pa? November 5. Nag-check na ako ng bumiya. Yan lang, ito yung mga nangyari sa atin nung bumiya. Putol yung ating air filter. Hindi na natin maedigit, kaya bibili tayong bago. Tapos yung coolant, mga boss, eh, itong radiator, nilagyan na rin natin. Bukasan natin po ito kasi yan. Kaya malaman siya. Nandun siya, dito. Dahil may napapansin tayo. Ayun to boss, dito nga tumutulo. Oh. Lakas nga dito. Nandito sa nguso. Oh. Ah, yan ba? Kaya pala nababawasan tayo ng coolant. Kaya kailangan natin ipahinang tong side na to. Tapos yung IAC natin mga boss, eh naglolo rin. Simula kagabi, pag-uwi natin. Hindi na nawala yung check engine tsaka code 37. Kaya no choice dahil kakabalik nga lang natin galing probinsya. Ano? Sariwa pa sa atin yung mga gandang nangyari doon. No? Tapos binigla naman tayo na NMAX. No? Papakanta ka na lang talaga mga boss. No choice no, ganoon talaga. Try natin ngayon ibiyahe. Tingnan natin kung mawawala siya, no. Another problem to solve, mga boss. Yo boss, ito tumutuloy yung ulan to. Dito tayo sa parking na SM. Dito nga umaano sa taas, boss. Lakas. Kailangan natin maagapan 'yan. But baka madali tayo. Nag-refill naman tayo ng coolant natin kanina rin sa ating maliit na lagayan. Andun sa may compartment ng motor. Kaya in case na bumaba yung servo na yun, eh dadagdagan na natin siya. Tingnan natin kung ano mangyayari sa maghapon at hanggang gabi natin biyahe kay Grab, no? Kung magbabawas ng todo yung servo at yung check engine eh mawawala. Tsaka yung code 37. Ang sarap sa pakiramdam mga boss. Katrabaho na sa loob ng aircons. Pero pag may deliver, isa initang ka. Pero at least sa aircon ka, no? Dito tayo tatambay sa Jollibee. Ito na pala si paring JP, no? Lahat pa rin may ano ka dyan eh. Attendance, no? Nagkapawa na dyan. Ah, inuso ka na agad. Ang bilis, ah. Nakasawa na rin tumambay sa labas, eh, no? Init, eh. Ganon din, eh. Dito, kahit pa paano, hinihintay ka, malamig-lamig. Oh, waiting time. Load na tayo ng movie sa ating isang cellphone, mga boss. Ang papanoorin natin ay Expendables. No, meron na rin tayo. Shake Shack. Tara, kunin na natin to mga boss. Okay na. Ito yung Shake Shack, boss. Parang lagaan sa patos. Ang quitted, oh. Tara, tara tayo sa ating didelivera dito sa Kalooan. Try mo natin yung cellphone natin para hindi masyadong madrain yung battery. Dami natin kailangan i-upgrade kay NMAX natin. Hindi natin magawa dahil nagsunod-sunod ang problema niya. Nangyayari talaga yung mga hindi mo inaasahan. Ang problema nga lang ay wala tayong kargada dahil galing nga tayo sa long weekend vacation, no? Ramdam-ramdam ba natin yung ano saya at saka bonding ng mga pipinsan, tita sa probinsya, no? Uwi tayo ng undas, eh. Yan, kung napanood nyo nga yung video natin na yun. Yan lang, hanggang dun lang. Pamunta lang na sementeryo, mga boss, no? Di pa nga natin na-video yung sementeryo kasi pagdating dun, wala na sa isip natin mag-video, no? Kaya, yun, kahit paano, eh, naipakita ko naman sa inyo yung mga shortcut ways. Alam ko, dito nakatira si King Kong, eh. Ayun, dito. Ayun yung bonding na King Kong yata, yan. Doon nakatira si King Kong, so may karinder yan na yun. Shoutout, Michael Deloy! Ayun pa rin yung ano, code 37, tsaka check engine mga boss. Kami na po siya, no? Shelly! Opo! Ayun. Mission complete. Nakakuha tayo ron sa may Orient Pearl, no? Along 10th Avenue, pinasukan tayo ron. Deliver natin dito sa may San Juan. Bali, didire-direchin lang natin itong ilalim ng Skyway para makarating tayo dun sa SM Center Point or SM City Santa Mesa. I-analyze natin mabuti, no? Kung ano ba talagang sira ng motor natin. Paramdaman muna natin siya hanggang mamayang gabi, no? Ang di nga lang natin alam mga boss kung okay lang na ibiyahe natin yung motor ng ganito. Check engine tapos naka code 37 na siya. Ng PIX, no? Ano ba si SMPT Santa Mesa? Ano na yung mga shortcut na puntang ano boss? Kalentong, Makati, pwede rin. Nakakaliwa na tayo rito sa may end Domingo. Nasukong tayong bagong booking mga boss. Sana hindi palayo, no? Hindi pa natin tinitingnan eh. Deliver muna natin daw para safe. Grabe mga boss, no? Palayo na naman tayo. Ma'am, ito po. Tama din mo.
Ayun mga boss, bali nakuha na natin, no, yung ating booking. Sad to say mga boss, eh, palayo, no, papuntang ang Pasay. Okay naman ito mga boss, ayan, dire-diretso yung motor mo, eh, no. Kasi nga, tumataas sa bahay yung ano, minor. Lang sa maging zero siya, mawawala na yung ganung laro ng RPM na taas baba. Nakapix na uli sa mataas. Huwag malakas ka masagas mga boss. Kaya kailangan na paayasan natin to para hindi tayo magsakripisyo sa gas. Kaya nilambingan bridge mga boss. Oo, makakaba na tayo. Tartin natin na onti mga boss para mabilis tayo makarating, no? Welcome, Pasay City. Dito na tayo sa Hidpuyat LRT Station mga boss. Ito yung mga sakayan ng mga ano, mga pasout. Ngayon, no? Dami rito, jeep, multicab, ano, as mga boss. Ito kasi yung mga napuntang SM Molo Pesha, no? Okay, sira tayo. Post residence. Notify natin si customer na nandito na tayo. Tawagan natin. Ayun naman boss, oh. Rocas Boulevard na yun boss. Oh. Nasa likod natin. Oh. Hindi, no. Nakakating agad tayo rito sa Rocas Boulevard. Naka-check-in din sa code 37. No? Ayun, no. Meron pa rin siya mga boss. Eh, mawala. Tagal naman itong customer natin. Tulog pa yata natin. Alipungatan lang. Ano, tinawagan natin. Eh. Sir, 801 po. Ako na, chief. Okay, thank you. Okay na, nakuha natin yung una mga boss. Kuya, grab po. Sige po. Okay na ba, sir? Thank you. Johnny Walker label. Paper bag lang, no? Sapat na. Secure natin at walang box, eh. Oh, mag-abono tayo rito ng 1-4 mga boss. Yari. Okay. Puti na lang yung alak ng unang i-deliver mga boss, no? Kasi yung unang pick-up natin kayo na puro gulay lang yun. Layo boss, no? Pasay to Paranaque. Wala sigurong gulay yan dun sa Paranaque, no? May daglag yung wallet mo! Op! Matras kasi, pasok ko ng pasok eh. Kung nakasargo, iyak yun. Yun. Tayo muna natin yung makina natin mga boss. Para lamamig-lamig yung makina natin dahil sa minor, no? Ayun, ito boss, puro gulay. Kita nyo ba? Chief, iwan na lang daw po. Thank you. Okay mga boss, tara na. Punta na tayo ng Tambo, Paranaque, no? Doon natin di-deliver itong mga gulay. Sana bigyan man lang tayo pabalik, no? Mamaya, huwag na ko layo. Mamaya, mapunta na tayo ng Cavite. Yung deliver natin mga boss, mabilis lang kasi walang traffic pa, no? Kasi yan, pagdating natin dito sa may dulo, papasok na ng ano yun eh, Cavitex pa yan. Basta expressway na yun eh, nililiko na tayo dyan eh, kakaliwa na tayo dyan. Yan na yung dulo ng ano, Rocas Boulevard. Welcome, Barangay Donggalo. Donggalo ba natin di-deliver itong gulay-gulay na ito eh? Yun, dito na tayo mga boss. Sabi na nga ba, nakapag-deliver na ako rito eh. May express pa tayo, syempre. Chief deliver, Palmaris po ba ito? Palmaris? Ngayon mga boss, deliver natin kay ma'am, no? Bali, nagtagal lang tayo rito dahil nagpahinga natin yung motor, no? Habang pinagpapahinga natin yung motor mga boss, eh, may nakita nga tayong boss, ano rito, motor shop na kilala rin, no? Window Shop MC, no? Nakita natin to, ngayon lang, no? No, dito sa West Service Road. Medyo malapit-lapit lang dito mga boss, eh. Bala ko sana, sadyain siya ngayon, no? Para maipacheck na natin to ISC problem natin. Try natin magpa-scan, no? Nandito na rin naman tayo, eh. Kaya sadyain na natin. Hindi natin alam kung magkano abuti nito, no? Siyempre, tatanong muna natin ito kung magkano. Kung may short yung pera natin talaga, mahirap na, no? Ayun, dito na tayo ngayon sa may West Service Road. Bye-bye na natin itong si Window Shop MC, no? Eh, sana pagdating natin dito, eh, may bakante man lang mekaniko, no? Para accommodate agad tayo, no? Dito na nga. Ang tanong, saan yung ano? Ha, dito. Oh, marami yung patabaga. Ano nga po? Dami na ka-lineup, mga boss. Ang pangalan, boss? Jonathan, chief. Anong gagawin sa motor mo? Calibration daw, sabi ni chief, eh. Titirayan na natin yung motor natin. Pass mo daw natin yung motor, mga boss. Sabi na lang po. Ganito kaya? Ganito? Tagal ko ito kayo, laman? Okay lang yan. Calibration, mataas sa minor. Dito na makompleto ang odometer. 7-6-5-3-1. Kailan lang nagsimula? Pangatlong araw lang po ngayon yan eh. Ito na pataas yung minor? Opo, ganyan ang kataas yung minor. Hindi na siya bumaba. Hindi ko tumahin na sa una, pagpatayo. Yung parang nababibrake? Oo. Kanina walang... Wala talaga, wala talaga. Kanina eh. Basta ka pa kayo yung silip. Kaya mataas siya sa 2.5, ano? Tumataas siya, tapos nawawala. Nagsisimula ng pag-stock up nun. Nakakaikot-ikot pa siya nun? Oo. Okay. Hindi matutulad ang carburetor eh. Dito kasi ang madalo lang dito, hangin. Ang gasolina yan dyan. Ang gasolina nandito, layo. Direct ang gasolina dun sa may valvula. Carburetor kasi may gasolina dito na stock. Yung carburetor matagal ang bago linis eh. Walang gasolina na dumadalo dito. Puro hangin. Hangin lang. Magpasokin ang dumito eh. 1615. 1615 daw, standard. Pinaka-standard okay. Stock up. Kasi kanina, bago ko sa kalas, pinakaramdaman ko talaga. Oh. Patahis, hindi. Wala talaga. Wala ko naramdaman na
kasi. Tsaka kahit ang tinanggal mo eh, kung binuksan mo, ayaw talaga mamigot, bro. Hirap na, hirap ako. Ngayon mga boss, meron silang waiting area ron. Alam din na tayo pumunta ng waiting area. Para makita natin, makapagtarang tayo katuya kung ano yung mga tendency, bakit nagdano'n. Ay, ganyan. Kuwento nga sa atin, dahil sa marumi. Lumukay na siya, di goods, may pagawa ko, gusto mong pagawa, pero pag hindi, tawagan mo na ako. Tapos dali mo lang dito, check up natin ulit na, pinakamahabang servisyo na yun. Isang linggo. Sakali mangyari ulit, na ganun pa rin, nag-stack up siya ulit, kailangan magkaltang. IAC na mismo ulit. IAC, napakasilan yan. Oh, dahil nakalutang lang, ano, parang magnet na umay, parang dynamo lang, di ba? Dynamo lang, okay. Kailangan mangyari yun. Hindi na tayo mahirapin na natin kasi, kahit na natin ano yung dahilan. Contact number ko sa Romeo Pro, tawag mo lang ko. Sabi mo lang yung resibo mo, sir. Mas maganda picturean para ko sakali mawala. Ah, mawala. May papakita ako. Well, okay na yun. Salamat kayo, no? Next time ulit. Okay mga boss, okay na, no? Start natin. Yes, sir. Wala na lumalabas sa check engine, tsaka code 37. Calibrate ng ani kuya, JR, no? Ang ating mechanic kanina, no? Kung napanood nyo nga yung mga sinabi niya sa atin about dun sa ISC, no? Ang sarap magpa-linis dun, no? Nakaganda ng workplace nila, no? Kaya nga lang, kung tayo taga Quezon City, tapos parang niya kayo, masyadong malayo. Kanina kasi, sakto, nakapag-deliver lang tayo rin sa may tambo, no? Kaya naisipan nating dumiretso na rin dito, no? Dahil medyo malapit-lapit lang naman, no? Nawala na yung kaba natin, no? Nawala na yung isipin natin. Hindi naman tayo masyadong kinabahan. Pero yun nga, siyempre, mas mainam pa rin na bigyan pansin, no? Kasi ito ang gamit natin sa pang-araw-araw. Pag ito nasira, nantuluyan, karoon ng malala, eh, delikado ang ating hanap buhay, mga boss. Ang calibration fee ay 600 pesos, mga boss. Kasama na yung labor doon. Well, yung kinita natin ngayong araw ay 657, no? At least may natira pa sa ating 57.